What's good, fam? Good morning. Happy New Year sa lahat. First day of the year. I'm out here doing van life. I figured to do the van life on the first day para naman I can start the year right. So kahapon hindi ko pa sure kung saan ako magse-celebrate ng New Year. Panghaling tapat nasa Manila pa ako. I'm thinking kung uuwi ako ng Bicol, which will take 8 to 9 hours kasama na yung stopover. Or dediretso ako sa aking original plan, which is sa Mount Balagbag, and spend the New Year there para maganda yung view ko. I can see the fireworks and overlooking the city. At ilang araw ko nang pinag-iisipan at hindi pa rin ako makapag-decide. So sa mga sandali kasi na hindi ako makapag-decide, ginagawa ko, hinahayaan ko na tadhana magdikta. Ginagawa ko, toss coin. So ito yung nangyari. Dalawang araw bago magpalit ang taon, lumuwas ako ng Manila para kumuha ng sasakyan para sa aking negosyo. Dahil nasa bakasyon ng aking misis at co-pilot sa pagva-van life, naisip ko mag-celebrate na lang ng New Year sa bundok. Dala ko na ang aking dambuhalang backpack at camping gears. Pero nung mismong araw na ako'y babahe papuntang bundok, ay hindi masyadong nakikiayon yung panahon. Kaya nagdalawang isip ako. So ang ginawa ko... Pagpulo, diretso tayo bundok. Paglikod, uwi tayong Bicol. Game. Bicol, I'm coming home! Malaluwag ang kalsada mula Maynila. Kakaunti na lang ang sasakyan dahil lahat ay nagsipag-uwian na ng kanilang probinsya. Maganda ang aking biyahe hanggang sa nangyari ang hindi inaasahan. 3 oras bago ako makarating sa aming probinsya, naflatan ako ng gulong. 10 oras ng gabi, walang spare tire, bisperas ng bagong taon. Ano nga ba ang chance ako na makauwi pa sa aming probinsya? So tinext ko na ang aking misis na hindi ako makakauwi ng daet at malamang sa gasolinahan na ako magbagong taon. Ngunit sa huli na naig pa rin ang aking pagiging risk taker. Sinubukan kong hanginan ng gulong at umasang hindi ito agad lalambot hanggang sa makahanap ako ng vulcanizing shop. Sobrang big risk talaga. Dahil kung inabutan ako ng pagka-flat sa liblib na lugar ay lalong mas mahirap. Ngayon, napahanginan ko, so hopefully umabot tayo sa vulcanizing. Ang oras pang biyahe natin, sana umabot tayo na medyo noche. Awa ng Diyos, pagkalipas ng 45 minutong biyahe, nakahanap ako ng magsasarap pa lang na vulcanizing shop. Napakiusapan ko na ipagpaliba muna ni Kuya ng ilang minuto ang kanyang inuman at tulungan muna ako sa problema sa gulong. Kaya naman 3 minuto bago magpalit ang taon, nakaakit na ako ng aming bubong at nanood ng fireworks. Merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Through the year, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bar, and have yourself a merry little Christmas now. Ng halik ng kamalasan, pinapanghong marahan ng hagdanan, at lamang magkilatan.
Huwag mong pigilan ang pagpuhos ng ulan. May panahon pa na maging hari, may panahon pa na magpapa. Dahil ang buhay natin ay sadyang kanya. Maaraw ang ulan. Okay, so susubukan kong bumaba rito sa dam. Pakataas, no? Taas ng dam, putan. 20 feet yata to. So, di ko lang sure kung kakayanin natin. Pero subukan natin. What? That's it. Ano ba? Secure na. Baka siya matutumba. Matumba, edi tumba. Kasi nakababa na ako. Putra, guys, nakakatakot yung pababa. Okay, so tapos na tayo mamasyal. Babalik na ako sa taas. Parang mas mahirap yung paakyat eh. First time ko bumaba rito, medyo nakakatakot sa umpisa. Ayos naman, it was an adventure. Not sure kung babalik ako rito, pero na-check na to sa bucket list ko. Alright, so peace out. Akyat na tayo ulit. Nakaakit na ako. Tara, uwi na tayo.